para sa mga pulpul. Para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa. Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga! Congratulations! Tagahanga mo kami, hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, kako, tinamukha ko yung si Percy, kako, magaling talaga. Pero talagang mukha kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo, at more power. Keep it up. Percy Lapid, Lapid Fire! Bang bang! Percy Lapid, Lapid Fire! Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anumalya, ibubulgar yang talaga, oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno, maging ito maay politiko. Sino? Percy Lapid, Lapid Fire! Bang bang! Percy Lapid, Lapid Fire! Percy Lapid, Lapid Fire! Bang bang! Percy Lapid! Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag at iwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapakapi, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto. Sa Lapid Fire, bawal ang abuso, lilitsinin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid, ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tangihatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno, maging ito maay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid, Lapid Fire! Bang bang! 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 Lana, mga kaibigan, alam mo ninyo, West Philippines, yung ibang bansa may ginagawa eh. Tapos sasabihin natin, wala kang magagawa. Anong klaseng presidente yan, mga kaibigan? At saka anong klaseng Armed Forces of the Philippines meron tayo? Isipin ninyo, yan ba paninindigan ng Armed Forces of the Philippines ba? Sinasabi ba ng presidente ngayon eh? Yan pa rin ang paninindigan ng
ng Armed Forces of the Philippines? Bah, eh, masama po yan, mga kaibigan. Pero nung kamakailan lang, eh, merong statement itong si Delfin Lorenzana, di ba? Yung Secretary ng Department of National Defense. Oh, mga kaibigan, na taliwas sa sinasabi ni Presidente Duterte. Ah, dapat i-assert. Eh kasi laging kinukumbinsi tayo na kapag ka nag-assert ang ating gobyerno para dun sa ating teritoryo, mga kaibigan, aba eh, ang katumbas na para sa kanya, binibilog ang ulo natin eh. Ha, pinalilitaw niya, gegerahin tayo ng China. Eh ba, teka muna, ba't kami gegerahin ng China? Eh ikaw lang itong nagkukumit dun sa China eh. Oh, ewan ko kung totoong may sinabi na naman patungkol dun sa pakiusap daw niya yata sa China na kung sakasakaling maka-invento na at available na ang bakuna para sa COVID-19, eh unahin tayo. Eh para nakita kong wording, sayo ko kung lalabas bukas ito sa balita, hindi ko nga kasi napanood eh. Ang nababasa lang natin eh yung mga post sa social media, mga teaser lang, ha? O hindi kumpleto yung detalye. Ay, sabi ko nga sa inyo, hindi natin napanood eh. Hindi ko napanood eh. At ayokong panoorin, mga kaibigan. Kahit hindi ho ako manghuhula, eh parang nahulaan ko na eh. Na hindi, walang sasabihing maganda eh, matino. Mga kaibigan, ba't ko panoorin? Di ba? Oh, ngayon, eh yung kinukondisyon ng isip natin, eh bakit yung Indonesia, bakit yung Vietnam, bakit yung ibang bansa, aba eh, tumitindig sila. Hindi para makipaggera, kung hindi igiit, i-assert yung kanilang kasarinlan, mga kaibigan. At ang masama, ang nagigiit sa kasarinlan natin, sila. Yung mga bansa rin na yan na hindi nila tinatanggap yung ginagawang yan na pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Sipin ninyo, atin ayaw tanggapin. Aba eh, mga leader nila ang tumatayo. Hindi ba may mga instance pa nga na yung ibang bansa eh pinalulubog yung barko nila. Oh, katulad ng Indonesia, ang Vietnam, mga kaibigan eh, naninindigan na hindi sila papayag na bababuyin yung kanilang teritoryo. At kapag ka nasa mga territorial waters ng kanilang mga bansa, eh tinataboy nila ang China. Ipinakikita eh tayo, mga kaibigan, dahil sa utos ng presidente, ganon, papayag ang Armed Forces of the Philippines natin, ang Department of National Defense. Abay, tandaan ninyo, ang sinumpaan po ng military, mga kaibigan, eh maliwanag kung ano lang yung legal orders. Ayun lang ang dapat nilang sundin. Sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL, ito na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh, hirap dito sa ating Pangulo, mga kaibigan. Pagdating sa kapwa niya Pilipino, napakabangis. Napakalupit, mga kaibigan. Eh, pero dun sa pagtupad ng kanyang
responsibilidad na ipagtanggol ang ating bansa. Abay, wala raw siyang magagawa, mga kaibigan. Paano masabi? Isipin ninyo yan. Wala raw siyang magagawa, ha? Sa China. Oh, di ba kinukumbinsi ang Pilipino? Wala tayong magagawa dyan. Kinukumbinsi tayo na yumuko sa China. Yan ang ginagawa nila sa atin. Sa pilitan, mga kaibigan. Ha? Na ang gusto nila, lahat ng gusto ng inchik na mangyari dito sa Pilipinas, hindi pa nga nila official na nadideklarang, mga kaibigan eh, sinasakop na tayo eh. O isipin ninyo, ha? Eh lahat ng kanilang nais gawin dito sa ating bansa ay ginagawa na nila na para bang tayo eh ano nila yung administrative region kamukha ng Hong Kong. O di ba meron daw batas, ewan ko kung ipapatupad dyan dito. Ha? Kaya siguro minamadali nila yung mga pag yung mga mapanikil na batas katulad nung ipinasa nilang anti-terror bill at mayroon pang isa ngayon yung death penalty. Kanino niyo ipapataw yan sa mga Pilipino? Para ano? Ha? Para magawa ng China yung lahat ng gusto nila rito sa Pilipinas? Para tayo maisailalim sa kapangyarihan ng China? Mga kaibigan, eh kung ikaw wala kang magagawa, maraming Pilipino ang handang lumaban. Kung ang military duwag, hindi na rin makakalaban. Marami pang Pilipino. Sabi ko sa inyo, ito ah, ang mga ambayani, mga kaibigan, hindi ano yan. Hindi ginagawa yan. Kusang yan ay lumalabas, mga kaibigan, sa tamang panahon. Nasisiguro natin, ha, na merong mga Pilipino ang nakahandang lumabang kung kinakailangan. Ha? Eh wala na eh. Wala nang ano to, yung mga accountability nitong mga taong ito, wala na eh. O katulad ng ating Armed Forces of the Philippines. Alam nilang mali ang ginagawa ng China. Aba eh, hindi ba dapat eh gampanan nila yung kanilang trabaho? Hindi nila ginagawa. Bakit? Sapagkat ayaw ng presidente, ganun ba? Aba, nanumpa kayo. Isa sa mga sinumpaan ng militar ay ipagtanggol ang ating bansa. Pangalawa, susunod lamang kayo. Ang mga sundalo ay dapat lamang sumunod sa legal na utos. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sipin ninyo si Vice President Lenny Robredo, di ba parang gusto ko maiyak eh. Nakakaawa eh, di ba? Sip mo, ikaw, second highest official of the land. Wala naman makakaribat eh na hindi legitimate ang pagkapanalo ni Vice President Lenny Robredo. Pag sinabi ninyong illegal ang pagkapanalo ni Vice President Lenny Robredo, eh sabihin nyo, illegal din ang pagkapangulo ni Presidente Duterte. Bakit ho? Eh pareho lang naman ang proseso dinaanan nila. Di ba? Isang election lang sila dumaan eh. Pareho din naman ang bumilang ng boto nila. Smart magic din. O di pareho sila. Pag sinabi mong illegal, si Lenny Robredo, yun ang sinasabi nila ngayon.
binababoy yung tao eh. Alam nyo, kung sa bagay, mabuti na rin yun sa isang banda. Sapagkat, yung ginagawa nila kay Vice President Lenny Robredo, kamukha niyan, sona. At sa totoo lang nga eh, wala na ngang halaga yan eh, sa tao ngayon, lalo na sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Wala nang halaga yan. Magagamit pa nga nila sana eh. Si na deodorizer, si Vice President Lenny Robredo. Ah, kung kasama lagi si Vice President Lenny Robredo, magagamit pa nilang deodorizer. Makakasira pa nga kay Vice President Lenny Robredo yun eh. Masasalinan sila ng kredibilidad eh, mga kaibigan eh. Kasi mga wala ng kredibilidad itong mga taong ito. Ha? O, isipin ninyo. Eh, inimbita raw, pero ano raw? Teleconference. Di ba kabastusan? Nakakabuisit. Di ba? Akala mo, may mga brilyante sa tumbong itong mga ito. Na mananakaw, mga kaibigan. Mananakawan ng brilyante sa tumbong kapag ka dumalo si si Vice President Lenny Robredo. Bakit nila ginagawa yon? Ito, isaksak nyo sa utak nyo. Kaya nila binababoy si Vice President Lenny Robredo. Ano sila eh? Meron silang plano. May pinaplano sila na kailangan doon sa pinaplano nila eh hindi maging sagabal si Vice President Lenny Robredo. Ang masama pa ito, itong mga gunggong na naniniwalang nanalo si Bongbong Marcos, nananaginip, mga kaibigan. Pati yung sarili nila, pinaniwala nila na si Bongbong nga ang nanalo. Eh, hindi ba nagpa-recount lahat? Walang nakita? Ha? Tumaas pa yung boto ni Vice President Lenny Robredo. Kasi, yung sinalihan yung eleksyon, hindi nila makundina. Ha? Kasi sumali sila ron sa proseso eh. Oh, katulad na sinasabi ko, magkaiba ba ang bumilang ng boto ni Vice President Lenny Robredo sa bumilang ng boto ni President Duterte? Di ba? Pareho lang. Oh, ang masama ito, nilaso ng isip ng mga makamarkos nitong mga aso. Ha? Itong mga troll. Yan ang ginamit nilang panlason. Akala nyo ba eh, hindi kayo nagmukhang tanga itong mga supporter ni... Sabi kaya sinasabi ko sa inyo, mga Pilipino tayo, kay Marcos ka man, kay Aquino ka man, hindi na yan dapat pinag-uusapan ngayon. Dapat yan, isinasantabi na natin. Sapagkat wala naman tayo mapapalaro eh. At habang tayo ay nananatili sa ganyang paniwala, pare-pareho lang tayong magagamit ng mga politiko katulad ng ginagawa ngayon para mahati ang bayan, para madaling magawa nila kung anuman ang nais nilang gawin sa ating bansa laban sa mamamayang Pilipino. Pinaniwala itong mga Marcos. Kaya, ang pagkakaalam ng mga supporter, makakaisa sila. Diba? Talo na, panalo pa, ganon. Ang mangyayari. Nagkamali kayo ng paniwala. Nagamit kayo. Ha? Para benggay ninyo si Vice President Lenny Robredo. Sabi ko nga, kung talagang dayaan ang reklamo ninyo,
at hindi kayo naniniwala sa lahat ng resulta, simple lang ang gagawin nyo. Pumunta kayo sa COMELEC, isunugin nyo. Diba? Hindi naman nyo ginagawa yun eh. Hindi naman ho, si Vice President Lenny Robredo bumilang ng boto niya. Diba? Hindi rin naman. Ano, paano niya dinaya yung eleksyon? Aber, sige nga. Paano niya dinaya sa boto si Bongbong Marcos? Meron ba kayong masasabi kung papaano? Wala. Tuturo nyo, Smartmatic. O, di yun ang lusubin nyo. Di ba? Eh, ba't nyo? Bakit nyo bababuyin? Wala naman pala kayong katibayan. Sa pantahan nyo lang yun. Paniwala nyo lang yun. Oh. Habang ganyan ang paniwala, nagagamit kayo pare-pareho. Yung ginagawa kay Vice President Lenny Robredo, hindi para kay Bongbong yun. Yung ginagawa nitong administrasyon, ha? Itong mga garapata ng administrasyon, hindi para kay Bongbong Marcos yun. Never happen. Malabnaw kayo mag-isip. Ginagawa nila yon para sirain si Vice President Lenny Robredo. Bakit? Eh, ang iniisip nila, tatakbong presidente. Unang-una, may karapatan naman tumakbo lahat, ah. Di ba? Oh, basta't ikaw eh, pasado rin sa tatlong sinasabi ng konstitusyon. Karapatan mo yung tumakbo. Marunong kang bumasa, sumulat. Oh, pagkatapos eh, natural born ka at nasa wastong edad ka, ha? Nung pwestong tatakbuhan mo, abay, qualified ka. Kahit sino, qualified. Katarantaduhan yung ginagawa ng COMELEC. Walang batas na ganon na nuisance candidate. Kaya nila ginagawa yan, meron silang plano na hindi alam nitong, sa simula't sa poll, hindi alam nitong mga supporter ni Bongbong Marcos. Ha? At sa bandang uli, ang magiging isipan nitong mga Marcos, pro-Marcos, eh kahit na sino na lang, wag lang si Vice President Lenny Robredo, bakit sila magkakaisip ng ganun? Tinataniman sila ng galit sa kanilang puso nitong administrasyon. Hindi nyo lang alam. Oh, mga kaibigan, sapagkat meron silang ibang binabalak. At kung meron papalit kay Presidente Duterte, hindi si Bongbong yun. Tawasin nyo man yan. Ha? Ang ipapalit niyan, yung sigurado, ha? Na magliligtas sa kanya pag wala na siya sa pwesto. Yan ang tandaan ninyo. Yan yung sinasabi natin na sino man ang naupo ngayon, yun ang iniisip. Mga kaibigan, simula kay Gloria, oh, di ba? Oh. Si Gloria, very active. Makikita mo, hindi man siya. Pero makikita mo ang kamay ni Gloria Macapagal-Arroyo. Ha? Sa administrasyon ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang mga tao na humahawak ng mga sensitibong posisyon sa kasalukuyang administrasyon. Maging sa Kongreso, yung nagkaisa labang kay sa ABS-CBN, bata lahat ni Gloria yun. Oh, mga kaibigan, hindi pa ba, ito mga Marcos, hindi pa ba kayo, hindi kayo nakakaintindi? Ha? Paminsan-minsan, bumabanat na si Amy Marcos, ganyan pa rin kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi sila. Ginagamit lang kayo pare-pareho. Ang kailangang sumunod kay Duterte na kanilang tinatrabaho ay yung susunod sa China. Sapagkat kung sino yung
magiging tuta ng China, yun ang magpo-proteksyon kay Presidente Duterte. Oh, mga kaibigan, si Gloria, baka kala ninyo yung sinusulong nilang federalismo, si Gloria isa sa potensyal na manok nila gagamitin para maging prime minister ng sa ilalim ng federal system of government. Isa yan sa possibility, mga kaibigan. Sino ba unang nakipag-lips to lips sa China? Hindi ba si Gloria Macapagal-Arroyo? Nagsimula yan sa Scarborough Shoal. O kaya nung panahon ni Gloria, di ba, anong mga kontrata sinabita nila? Hindi ba yung mga CTN broadband deal ng China? Oh, mga kaibigan, yan ang totoo niyan. Eh, ang problema, marami, mababaw lang ang iniisip eh. Mababaw lang. Dinaya, anya. Sino dinaya? Ay, si Bongbong. Dinaya. Sino nandaya? Ay, si Lenny Robredo. Bah, teka muna. Ano ba ang naging papel ni Lenny Robredo nung nakaraang eleksyon? Eh, kandidato yan eh. Na vice president eh. Paano niya dadayain? Sige nga. Siya ba bibilang ng boto? Kung siya naging COMELEC, pwede mo siyang akusahan na nandaya. Hindi man siya bumilang ng boto eh. Yung bumilang ng boto ni Presidente Duterte, yun din ang bumilang ng boto ni Lenny Robredo. Totoo yan. Alam natin na walang hiyaan ang eleksyon dito. Eh lalo na ito nakaraang halalan. Hindi naman halalan yung nangyari nung 2019. Hangalan yun eh. Puro hangal yung napunta sa Senado, sipin mo. Hangalan, mga kaibigan. Mga hangal na nalo. Sus Mar Joseph, maniniwala ba kayo si Bato na nalo? Maniniwala ba kayong si Bongo nanalo? Meron ba kayong utak? Utak naman dyan! Diba mga kaibigan? Sus Mar Joseph. Meron silang plano. Pero kaya nila dinidiscredit, pinipilit nilang sirain. Unang-una, anong dahilan? Sige nga, kung walang ibang dahilan, ha? Kung hindi totoong meron silang agenda. Ha? Kasi baka maging popular masyado si Lenny Robredo, kailangan na nilang gibain yan. Bakit? Isipin ninyo, ang dami nilang commitment sa China. Pati yung natural resources natin sa China, sa mga teritoryo nating inagaw ng China. Oh, totoong pinag-aawayan dyan, di ba? Ang gustong paggahasain ng China, yung pong ating langis. Oh, dyan sa mga teritoryo yung sinasakop nila, mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Magising na kayo sa katotohanan. Ha? Walang bongbong dito. Walang Aquino rito. Puro Duterte lang to. Mga kaibigan, puro interest lang nila to. At sa likod niyan ay ang China. Oh, sino may record ng China rito? Yan mga yan, hindi ba? Mga kaibigan, kaya huwag na kayong managinip. Yung inahangad ninyo na isang salop, kalahating salop, isang salop ang mawawala sa inyo. Bakit? Itong buong Pilipinas, mawawala sa Pilipino. Ha? At ang kailangang magising ang taong bayan, ngayon yun, hindi bukas.
Hindi sa isang araw. Ngayon yun. Mga kaibigan. Wala na eh. Ano pang gagawin nila? Nakakumit na tayo. Kaya niya sinasabi yun. Wala na tayong magagawa. Sarado na eh. Maliba na kung ang taong bayan mismo ang maninindigan para sa sarili nating bayan. Tutulungan tayo ng mga bansa, oh. Ang katunayan niyan, eh, obvious pa man, sabihin nilang, hoy, gumising na kayo, mga walang hiya kayo. Huwag niyong pabayaan. Sakupin kayo ng China. Agawin ang lahat sa inyo. Hindi man nila sinasabi yun. Nandyan sila sa South China Sea. Mga malalaking bansa. Yan ang mensahe na ipinararating yan para sa mga Pilipino. Ang tayo ay magising. At nandyan sila para tayo ipagtanggol. Hindi natin kailangan ng presidente para makapanindigan ka lang laban sa China. Nung isang araw, may nagtatanong sa akin, ano masasabi ninyo? Merong nagkaroon yata ng vehicular problem eh. Isang Pilipino, sinampal niya yung incheck na taga China. Mga kaibigan. Oh. Ano ro masasabi ko ron? Alam nyo, yung pananakit ng kapwa, eh, hindi man natin gusto yan. May naipakita yung Pilipinong yun. Alam nyo kung bakit? Anong sinabi niya? Ang sabi niya, I am a Filipino and this is my country. Ilan sa atin yung ganun, mga kaibigan? Masasabi nyo ba yun? Magagawa nyo ba yun? Oo, pagpaligay na, hindi ako pabor doon sa ginawang pananakit. Pero, yung makapagsalita ka ng ganun sa harap ng incheck na ako ay Pilipino at itong Pilipinas ay aking bansa. Ilan sa inyo ganyan? Tapos isigaw mo, bongbong, magkakagera na, bongbong Marcos pa rin. Aquino pa rin. Wala na. Lahat tayo, Pilipino, lahat tayo may responsibilidad. Kailangan na nating mag-move on. Once and for all, kalimutan ang nakaraan. Otherwise, wala na po. Unti-unti na yan. Yung iba, hindi kayo kumikibo. Akala nyo ba, hindi kayo tatamaan? Unti-unti na nilang sinasagkaan ang kalayaan ng Pilipino. Ha? Para nang sa ganun eh. Lahat ng gusto, maipatupad dito. Gusto nila, disiplina ng komunista. Papayag ba kayo na pati ang relihiyon ninyo gaganyanin? Eh ngayon, hindi nyo pa mararamdaman yan. Pwede pa ninyo sabihin eh, eh, iba lang yan, ganyan. Pero darating ang oras, tanda ninyo. Lahat ng relihiyon dito, wala na. Oh, mga kaibigan, oh, kaya ay gigipitin tayong lahat. Anuman ang relihiyong kinaaniban mo. Kaya ang sinasabi natin, wala na tayong panahon, tayong mga Pilipino. Ha? Mag-aantay pa tayo ng 2022. Pero kung ngayon hindi natin maipapakita ang pagkakaisa, baliwala na yung 2022. Kasi kung ngayon maipakikita ng mga Pilipino ang pagkakaisa laban sa China, sa 2022, mahirapan silang magtagumpay.
kahit daanin pa nila sa eleksyon yan o sa anumang dahas nila daanin yan na ang dadahas sa atin eh, sarili nating gobyerno. Wala nang pipiliin yan. Baka akala ninyo, nagkakamali kayo ng paniwala na kayo, ligtas kayo. Ultimo yung mga hinduropot na troll ng yung mga Duterte-nings, nidigong nyo, mga kaibigan, yung mga Duterte-nings na yan, naku, Sus Mar Yosef, kasali yan sa mga pahihirapan dito sa Pilipinas. Baka akala ninyo, isa lang ang iniisip nila, sarili lang nila. Baka akala ninyo. Huh. Oh. Sa China, tingnan mo, sa kanila, masama pag nanakaw doon. Yung corrupt, kinukulong doon ang corrupt eh. Oh. Kita mo yung mga, kunyari, masama sa kanila yung sugal. Pero dito, pinadadala sa atin. Ha? Bastusan talaga, di ba? Droga. Mga kaibigan. Di ba? Lahat yan eh. Galing sa kanila yan eh. Sa inchik lahat yan eh. Oh, kailan kayo? Kailan? Tingnan ninyo ha. Yung nangyari sa Bilibid. Kayo, ginagalang ko kasi yung perception ng iba, yung kanilang assumption, yung kanilang speculation na paniwala. Pero ang totoo, pinatay yun. Diba, sinabi ko na sa inyo kung bakit. Hindi nabubuhayin yung ganun. Si Sebastian, tumistigo yan eh. Ng pabor sa kasalukuyang administrasyon. Diba? Oh. Ngayon, may kaso sa ICC, International Criminal Court. At tandaan ninyo, yung bagong upo na Associate Justice of the Supreme Court na ang apelyido Padilla, kamakailan lang na italaga. Anong sinabi niya? Ano ang isinagot niya sa tanong ng JBC, ng Judicial Bar Council, sa mga kandidato, ha, doon sa pwestong inuupuan niya ngayon? Isa lang pare-pareho sila ng ginamit na katanungan sa kanila. Ano yung isa? Yung isa, naniniwala ka ba na mapapanagot, dapat panagutin? O basta ganun, ha? Something to that effect na mananagot si Presidente Duterte sa ICC, International Criminal Court, laban sa mga human rights violation dito sa Pilipinas. Ano sabi ng maestrado? Ang sabi ni Padilla, naniniwala ako na hindi makakatalikod, hindi pwedeng talikuran ng administrasyon. Notukoy niya, administrasyon. Itong administrasyon ngayon. Hindi pwedeng talikuran ang International Criminal Court kahit na nag-resign o umalis na, nag-withdraw na sa ICC ang Pilipinas. Sapagkat, sabi niya, yung pag-withdraw na ginawa ng Pilipinas ay pagkatapos na eh, na masampahan siya ng reklamo sa International Criminal Court. Ibig sabihin, kung hindi pa siya nasasampahan ng reklamo, aba, nag-withdraw na siya, hindi na siya pwedeng panagutin. Yun ang ibig sabihin ni Justice Padilla, mga kaibigan. Pero, ha? Nauna na siyang masampahan ng reklamo eh.
Ngayon, pag sinabi mong human rights violation, kasama kaso ni Dilima dyan. Oh. Eh, nagsipagtistigo yan. And di ba dun sa mga ilan na yung namamatay sa o pinapatay doon sa mga tumistigo labang kay Dilima? At eto nga si JB Sebastian, kung mag-iisip kayo, kailangan yung makatotohanan. Kung buhay yan, sila JB Sebastian at nag-imbestiga ang ICC, tatanungin sila. Di ba? Paano kung iba sabihin yan? Yung paniwala na yan eh, pinalaya, okay lang yun eh. Kasi talagang dapat imbestigahan yan eh. Dapat imbestigahan yan. Ano yan? Kung umupreso, pwede nang patayin? Mga kaibigan, ano kayo? Di ba? Bakit niyo pinatay? Yun ang dahilan kung ba't ayaw ipakita bangkay. Katunayan, nandun yung asawa eh. Sa labas ng bilibid, nung oras na kinakatay nila si JB Sebastian. Bakit? Eh bago kinatay, kausap pa nung asawa eh. Sumunod pa nga yung sasakyan ng asawa. At pagdating sa isang lugar, hindi na sila pinasunod. Hinarang na sila. Ha? Ang usapan, dadalhin sa building 14, ibabalik na raw doon. Mula doon sa ginagamit nilang para sa quarantine. Mga kaibigan, eh kamukat-mukat mo sa ospital dinala nung ambulansya. Oh, pagkatapos eh ilang saglit lang eh tumawag, patay na raw. Eh doon pa lang, kinatay na 'yon. Mga kaibigan, kaya siguro yung litrato parang kinatay din. Na pinakikita litrato ng Bucor, yung bibig. Yun lang pinakita, yung braso. Ano yun, inatado nyo? Last sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pag-usapan natin, isipin ninyo yung kay Vice President Lenny Robredo. Di ba ang sama? Kunyari, magkaisa tayo. Puro kunyari eh. Tsaka dito, sila lang ang tama lagi. Ha? Lahat mali. Oh, 'di ba? Pati sa pag-interpret, sa pag-intindi, puro tayo mangmang, mga kaibigan. 'Yun ang pinalalabas nila. Pagka hindi ka sang-ayon nung interpretasyon nila, ang interpretasyon mo halimbawa sa oligarch. Oh. Eh, sino ba oligarch dito? Di ba ang dami? Bakit? Yung ABS-CBN ba? Kamukha ng Meralco? Ang dami nilokong tao? Di ba hold up yan? Hindi lang niloko, hold up itong ginagawa. Mga kaibigan, di ba? Ng Meralco tsaka ng Maynilad. Oh, ano yan? Di oligarch? Sino ba yung mga may-ari niyan? Hindi ba mga oligarch yan? Oh, pero kung idiin yung ABS-CBN, tama na kayo.
Kahit ano pa sabihin ninyo, yung ginawa sa ABS-CBN, labag sa batas yun. Mga kaibigan, tahasa na. Eh, kamukha nga lang yan, itinan mo. Nung umpisa pa lang yan, ha? Oh, pupusta ako yung mga mismo taga-ABS-CBN, hindi makapagsasalita yan. Bakit? May conflict of interest sa kanila eh. Yun ang masama. Mayayabang nung una, yan. Wala, bali wala sinasabi ninyo. Ito nga pala, itong lukulukon tong isang abogado, mga kaibigan. Akalain mo, pati si Angel Luxim binababoy. Ha? Kinakantsawang bastos. Bagay, mukha pa lang niyan, bastos na talaga eh. Kaya nga nireklamo yan nung ano eh. Yan si Chupacio, mga kaibigan. Di ba nireklamo yan ni ano? Ni Bineneng. Binene ba yun? Ha? Sino yung artista ang bata? Bea Binene. Ano? Binene. Ha? O yun. Eh, bakit? Di ba? Ano yan? Sexual harassment? Di ba? Mga kaibigan. Eh, nung mangyari yun, bata pa yun eh. Minor de edad pa yun eh. Lintik, mga kaibigan. Tingnan mo pagmumukha niya, kundi pa kamukha ni Shrek. Di ba? Mukhang ogre eh. Mga kaibigan eh. Si Chupacio. Si Mariosip, trying hard. Feeling niya, ano? Eh, ganun din naman si Presidente Duterte. Feeling pogi eh. Feeling pogita. Takoyaki. Pogita. Mga kaibigan. O ngayon, yung ginawa kay Kwa, no, kay Vice President Lenny Robredo, nakakabuisit, di ba? O, eh kasi ko, nung nakaraang eleksyon, tatapatin ko kayo, alam naman nung iba yan eh. Yung mga matagal na sumusubaybay sa atin, ang kinakampanya ko sa programa ko, nakaraang eleksyon, presidential, eh Duterte, Robredo. Isang marahas, isang kwano, ha? Isang mabait, di ba? Para balanse. Oh, alam nga naman pumili tayo ng parehong ng ano, ipapartner pa natin, walang hiya rin, di ba? Eh di syempre yung balanse. Mga kaibigan, magsisi ka man dito, ang papalit ay yung ano, matino na, di ba? Ang sasalo, matino. Mga kaibigan. Tsaka, hindi ba kayo nakukutya? Kayong mga nakikigalit kay Vice President Lenny Robredo. Marami yung kilala, ganyan eh. Na ako, nakikigalit lang. Kasi nga, alam nyo naman ako eh. Maka Marcos ako eh. Pero hindi ako maka Bongbong. Maka Ferdinand Marcos Senior ako. Ha? Kahit ano gawin nyo, para sa akin, si Marcos, pinakamagaling na presidente na naging presidente ng Pilipinas. Wala nang mas magaling kay Marcos. O kahit kanino. O, di ba? Ngayon, kinampanya ko yun. Duterte at saka Robredo. Ang pinagtataka ko lang, ito mga, yun nga, dahil sa nagkaroon ng maling paniwala, akala nila, totoo ginagawa nitong si Presidente, akala nila magagamit nila si Presidente Duterte para impluwensyahan yung resulta ng eleksyon, yung kaso, yung resulta ng kaso. Mga kaibigan, nagkakamali sila. Hindi nila alam na magkapareho lang ginagamit itong si Vice President Robredo tsaka si Bongbong. Wala, hindi totoong papaboran yun ni Duterte. Bakit? May sarili siya eh. Kita mo to, sino ba itong mga kaibigang alalay niya? Naging senador tapos balak maging presidente. Inay! Kung buhay si Chiquito, sasabihin ni Chiquito, Inay!
Di ba? Mga kaibigan. Sus Mario, sip. Lintik ang mga lakas ng loob nitong mga ito. Walang stage fright, mga kaibigan. Kumbaga sa performer po. Ha? May sarili silang agenda. May commitment na sila eh. Bakit pa si Bongbong? Di ba? Parang yung kay Sebastian. Ganun lang yun. Ba't ko pa buhayin ito? Ba't ko pa lilitawing namatay? Para patakasin? Para magpapalit ng anyo? Tatarantaduhan yun. Mga kaibigan. Sa laki ng naging papel yan, e di syempre may sikreto yan. Kung yan, pinilit. Halimbawa, paaminin labang kay Dilima. Oh. Eh, pinalaya mo, buhay. Kailan ka nakakasiguro hindi magsasalita yan? Di ba kinukwento ko nga sa inyo yung mga nahatulan sa kaso ng Aquino Galman double murder case? Yung isa ron yung Martinez. Di ba meron silang sinasabi na talagang hindi si Marcos ang nag-utos ng pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. O, tatapatin ko na kayo. Di ba si Danding ang tinuturo? Bakit? Yan ang hirap sa inyo. Hindi kayo marunong mag-connect. Una, marami sa inyo, hindi nyo na inabot yung panahon na yun at hindi nyo nabasa yung mga accounts sa balita pagkatapos yung aftermath, mga kaibigan. Eko, nabasa ko eh. Oh. Eto ba, hindi pa yung Martinez, di ba yun yung mga sundalo na nag-escort pababa kay dating Senador Aquino mula sa eroplano. Oh. Sila yung kumuha sa loob ng eroplano, bumaba. Yun yung Martinez, isa yun doon. Ngayon, nung lumabas na yan, nakalaya na, nagbibisikleta rito sa ano, sandali lang eh. Isang buwan lang yata, wala pa eh. Nagbibisikleta sa May Cultural Center. Siguro nagkukwar exercise. Akalain mo masagasaan, patay. Oh, hindi pa yon ha. Ito. Natatandaan ninyo si Colonel Rolando Abadilla. Yan. Sino si Colonel Rolando Abadilla? Ang dating hepe ng MISG, ng military, no, ng Metrocom, ha? Intelligence Service Group. Oh. Ay kung taguri anong araw yan eh, License to Kill eh. Mga kaibigan eh. Panahon ng martial law. Ang buong akala nila ng marami, kaya ganun ka influensya si Colonel Rolando Abadilla eh dahil sa siya'y saksakan ng lakas kay Marcos. Siya'y bata lang ni Marcos. Yun ang akala nila. Oh. Ang hindi nila alam ng pangkaraniwan tao, si Rolando Abadilla, bata ng lahat yan. Mga kaibigan. Oh. Eh bakit to yung pagkamatay kay iniuugnay kay Danding? Di ba? Hindi nyo alam. Kapag kaho pinag-aralan nyo lahat, binasan ninyo lahat ang istorya, lahat ng nag-participate, marami sa mga nag-participate sa paghahanda ng pagsalubong kay dating Senador Benigno Aquino, pati dun sa mga kilagalman, pawang mga
malalapit na tauhan ni Danding Cuangco. Katulad sila General Gatan. Oh. Si yung kustodyo dito sa Air Force. Mga kaibigan, pawang yan mga kilalang bata ni dating ambassador Danding Cuangco. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano ang dahilan. Bakit may motibo? Siyempre sa krimen, motibo ang establish mo. Anong motibo? Hindi ko na sasabihin sa inyo. Ha? Ngayon, yung si Colonel Rolando Abadilla, eh hindi ba kailan ba namatay yun? Namatay yun eh. Napatay yun. Bago magpresidente si Erap Estrada. Oh, ano kaugnayan nito? Kasi yung si Colonel Rolando Abadilla, ekwan eh. O dun sa pagpatay kay Ninoy, merong isang tao ron. May litrato yun ha. Nakunan ng litrato yun. Nakatalikod. Nasa tarmac. May bit-bit na bag. Yun yatang bag ni Ninoy Aquino yung bit-bit. Mga kaibigan. At yun eh, nung nakunan ng litrato, sumakay yun sa limousine, sa kotse na kulay itim. Sa ilalim ng eroplano, malapit sa eroplano, sumakay doon. Yun o, kung pag-aaralan nyo, tumutukoy kay Colonel Rolando Abadilla. Mga kaibigan. Tapos nung suddenly, magkakaroon na ng 1998 election, bago yung 1998 election, di ba napatay yun? Si Colonel Rolando Abadilla, mga kaibigan, at ang tinuturong pumatay ay mga MPA, pero hindi na patunayang MPA ang pumatay doon. Lumilitaw na itinuturo yung mga tao, pero may balita na kaya nangyari yun kasi may participation siya sa pagkamatay ni ano, ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Eh, hindi kasi kayo, kwan eh, mahirap yung daldalan lang ng daldalan. Hindi kaya ng mga troll to, ikwento. Hindi. Wala silang kwento eh. Bakit? Wala silang napag-aralan eh. Ano ikukwento mo? Di ba? Kaya nakita ninyo yung mga hindi man nag-aral na tao. Walang tinapos. Pero, saan sila natuto? Natuto sila sa matatanda. Parang tayo rin. Bakit ba tayo, ano ba ang mga una nating natutuhan mula sa pagkabata? Saan tayo natuto? Sa matanda. Sino yun? Yung magulang mo. Oh, kaya pagtanda mo, paglaki mo, may maikukwento ka. Bakit? May natutunan ka eh. Ganun kasimple yun. Parang itong mga troll, walang natutunan ito sa mga pinag-uusapan ngayon. Kasi wala silang alam dyan. Wala naman sila natutunan dyan eh. Daldalan ang daldalan. Kung makapagbigay ng opinion, pagdating sa politika, akala mo alam eh. Wala naman naintindihan. Di ba? Paano mo maintindihan? Wala ka naman natutunan. Haber? Di ba? Sus Mario, sip na mga Hinduropo dito. Wala na ho. Isa lang ang nalalabing dito sa Pilipino, sa mga Pilipino. Tumindig tayo laban sa Incheck. Ipakita natin sa gobyerno na hindi tayo papayag. Hindi tayo pasasakop. Hindi natin isusuko ang pinaghirapan. Ang demokrasyang pinaghirapan, ang kalayaang pinaghirapan ng ating mga bayani mula pa kina Dr. Jose Rizal. Di ba?
Yan ang dapat ninyong maging paninindigan ng isang, alam mo ha, inchik tayo ng inchik, laban sa inchik. Ang tinutukoy natin, yung inchik na mga dumayo ngayon dito, dumagsa ngayon dito, galing sa mainland China, na walang karapatan tumuntong sa Pilipinas. Binigyan nila ng karapatang tumuntong dito sa Pilipinas. Simulat sa poll, ang mga taga mainland China, walang karapatang tumuntong sa Pilipinas kung wala silang visa galing sa embassy o konsulada natin sa China. Kung wala, hindi sila makakapasok. At makapasok man sila rito, hanggang 3 araw lang. Kahit may visa sila, eh mahirap kumuha ng visa para makapasok dito. Ano ginawa nitong kasalukuyang administrasyon? Abay, pinapasok. Gumawa ng department order. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng tinatawag na visa upon arrival, sipin mo, pagkatapos pumapayag tayo, ang mga Pilipino na naninirahan sa Amerika, US citizen, Pilipino rin yun. Eh hindi sila ngayon pinapayagang makapasok dito. Iyan ay utos ng China yan eh. Di ba? Kasi kalaban nila yung Amerika eh. Pinatutupad ng Pilipinas yung utos ng Amerika. Huwag papasukin ng mga Pilipino. Maliban na kung merong Philippine passport. Kahit dual citizen ka, kung wala kang Philippine passport, hindi ka pa papasukin. Utos ni Pangulong Duterte. Mga kaibigan, eh utos hari na ito eh. Sipin mo, takot na takot sa China, di ba? Bakit? Eh siyempre hawak sa leeg eh. Yun yung sinasabi ni Secretary Pompeo sa kanyang talumpati sa harap ng mga governor sa Amerika eh. Lahat ng state governors. Sabi niya, mag-iingat kayo sa pakikitungo sa mga inchik. Sapagkat kayo, kung tumatanggap kayo, nakalista na kayo. Meron na silang listahan ng mga politikong tumatanggap, cooperative sa kanila. Inaakala ng mga inchik, kita mo ngayon na nangyayari. Tinutugis na ng Amerika yung mga konsulado ng China sa buong Amerika. Hindi lang yung sa Houston. Yung sa Houston, akalain mo, pagkatapos ipagutos ni Presidente Trump na isara within 72 hours, immediately sinunog nila ng mga inchik. Bakit? Nandun na mga ebidensya sa ginagawa nilang paniniktik sa Amerika. Gumante ang China. Pinasara din yung nasa kanila sa Hubei, yung konsulado ng Amerika. Nagsunog ba Amerika ng dokumento? Ngayon, marami nang hinuli ron. Nagpapanggap na estudyante, yung pala membro ng People's Liberation Army ng China. Nahuli na, babae. Mga kaibigan, nagnanakaw ng mga impormasyon, naniniktik sila. Nagpapanggap na estudyante, pumupunta sa Amerika, nagpapanggap na media. Oh, nagtatayo pa ng mga periodiko, pero ang nagpipinance, ang Chinese government, Communist China. Mga kaibigan, kaya ngayon, yung iba pang mga hinahanap nilang spy
mga tiktik, pinaniniwalang nagtatago sa mga konsulado. Di ba parang nabasa ko eh, meron silang hinahanap, nagtago sa ano? Sa konsulado. Kasi hindi mo pwedeng ulihin eh. Dahil yung konsulado, teritoryo nila yun. Nung bansang may konsulado. Katulad yung kinukwento ko sa inyo, si Erap, hindi makatuntong sa US Embassy. Di ba? Kasi pag tumuntong siya, teritoryo ng Amerika yun. Dadamputin siya ron. Pwede ka nang damputin. Si ano, si Eli Soriano, wanted dito, di ba, sa Pilipinas. Si Bad Eli Cuyucot Soriano, si Bex. Nagtatago sa Brazil. Ang ginawa nito mga to, kinukurap yung ambassador doon, yung babae. Na ambassador natin doon. Walang yari eh, yung babae, matakaw din sa pera. Mga kaibigan eh. So, kinakaibigan nila, in-expose ko yan eh. Sa dyaryo. Kaya galit na galit sila sa akin eh. Mga kaibigan eh. Ambassador Mauro yata yun. Apelyido ng babae. Eh siguro, hindi alam nung ambassador wanted dito sa Pilipinas. Si Eli Soriano. Fugitive yan. Pag siya, tumuntong siya sa Philippine Embassy o Consulate, pwede na siyang arestuin. Itawag sa Interpol. At arestado na siya para ma-deport. Pero pag lumabas siya ron, hindi siya pwedeng ulihin. Bakit? Wala tayong extradition treaty ron sa Brazil. Pero dito, sa kaso, ito nga, katulad nun, sa Amerika, nagtago sa konsulado, hindi siya mahuli, yung mga inchik na espiya. Doon sila, tinatago sila ng mga kwa nila, diplomat nila. Hindi sila pwedeng ulihin. Kasi, considered teritoryo yun ng China. Ganon din tayo, yung embassy natin, kahit saan, teritoryo natin yun. Natatawa ako nung araw eh, yung Philippine embassy natin sa Tokyo. Tarantado mga nandiyang mga labor attaché, consul general, puro walang ya, mga magnanakaw. Merong isang pagkakataon, ni-raid ng mga pulis yung opisina ng isang official ng embassy ron. Mga kaibigan, sa Japan ito. Hindi nila maipamalita. Alam niyo kung bakit? Lalabas ang katotohanan eh. Di ba? Hinuli sila, ni-raid yung opisina. Pero meron silang diplomatic immunity, di ba? Meron silang mga pinepeki ron. Kaya sila ni raid ng Tokyo Police. Natatandaan ko pa yan. Panahon niya ni Cory nangyari. Mga kaibigan. Eh, siyempre, alam niyo naman tayo, matagal tayo dyan sa Japan. Di ba? Eh, kahit papano, may mga kakilala tayo dyan. Na napagkukunan natin ng impormasyon. Kaya ka merong natututunan, may impormasyon ka nakukuha. Itong mga nagsisipagsalitaan ngayon sa Facebook, lalo na yung mga troll, wala naman natutunan yan eh. Ano sasabihin niyan? Yung sinasabi niya, mga basura yan. Na hindi na dapat binagbibigyan ng pagkakataon niya. I-block mo ka agad yan. Yan ang tamang gagawin nyo. Yan ang isa sa gawin ninyong practice ngayon. Black lang ng black. Ako kahit hindi nagko-comment sa akin, nakita ko halimbawa, meron nag-post ng, kanina lang ang dami, yung GMA7, pinost nila yung, hindi raw niya maintindihan, kundi mo raw maintindihan, sabi raw ni Presidente Duterte sa zona niya, kundi nyo ako, kayo, hindi nyo ako maintindihan, ito sinasabi ko, eh ako mismo, hindi ko naintindihan eh. Ba't nag-sona ka pa? Ginagawa mong biro yan? Ha?
Ito ba panahon ng pagbibiro? Mga kaibigan, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa laki ng problema ng Pilipinas, kaya kita nyo pa, banjing-banjing na lang. Bakit? Wala na eh. Ano pa gagawin lang sa Pilipinas eh? Ang pwede lang nilang gawin dito kung ano yung gusto ng China. Ang nagpapatakbo na practically ng China, ng Pilipinas, China! Mga kaibigan, ito ang nakaupong presidente, ano na lang ito? Ceremonial. Mga kaibigan, masabi lang may presidente Pilipinas. Oh. Kaya wala na lang eh. COVID? Diba, bahala kayong dumami yan. Diba? At dumadami ba? O higpitan. Kailan natin luluwagan? Eh, pa kailan niya maisip? Gusto niyo ba luwagan? O luwagan. Higpitan? O higpitan natin. Diba? Wala lang. Wala lang. Pero yung solusyon, nasan? Nasa paghihigpit, pagluluwag ba yon? Mga kaibigan, yun lang ba solusyon? Paano mo gagamutin yung positive? Eh wala naman kayong testing. Di ba? Paano mo malalaman? Pag kinulong mo, hindi mo alam na nakakulong din yung mga kwan, yung mga positive. Pag niluwagan mo, lalabas yun. Di ba? Anak ka ng hayop na buhay ito, mga kaibigan. Oh. Bansa pa ba ito? Ha? Smar Yosef. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapit Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapit Fire. Wala na, mga kaibigan. Kaya pakuya-kuya-kuya na lang eh. Kung kailan maisipang kwan, lalabas sa TV hating gabi. Kukumpetensya yun pa yung programa ko eh. Gusto pa akong agawan ng views eh. Mga kaibigan, sasabay pa sa programa ko eh. Oh, mag-a-announce lang naman. Oh. Higpitan! Yan. Luwagan! Yan po mga kaibigan. Dapat kayo magpasikip eh. Pasikip na kayo ng tornilyo ba? Maluluwag na yan eh.